isa ka ng ganap na baganing pinuno ng buong banwa ng mga lumat. Mabuhay ang bagong pinuno ng banwa! Mabuhay! Tiloy! Bagani. Naasahan naming tutuparin mo ang pangako mo ukol sa aming dato. Dahil sa sandaling bumilog muli ang buwan at siya hindi pa nagkakamalay, hindi kami papipigil sa inyo. Lana nga aming Eloy, nakaganti tayo sa kanila. Nahahayaan ko na lamang na ikaw ay magtusa hanggang sa ikaw ay mamatay. Tila malungkot ang aking ikalawang anak. Ikalawang anak? Nandito na ang iyong Eloy. Ipatawag mo ang mga sandig ni Pulahan, maliban kay Abwek. Hindi ako makakasama sa'yo. Bakit, Amaya? Hindi ba tayo nagkakaisa? Hindi mo na ba ako iniibig? Baka tayo masumama sa akin? Itong balay ni Amaya sa banwang ito, Eloy. Tiyak kong dito na kayo nais patigilin, kaya't hayaan nung ihanda ko muna ang inyong matutulugang dalawa. Dagan salamat, Binayaan. Ngunit natitiyak ko na hindi na ako makakatulog pa. Pagkat pagkatapos na mag-usap ni Bagani at ni Amaya, hihingi ako ng panahon sa aking anak upang kami makapag-usap. Pagkat... Binayaan. Binayaan, anong nangyayari sa'yo? Bakit ka naduduwal? Ikaw ba'y may nakaing masama? Amaya, sakutin mo ako. Bakit ay masumama sa akin? Bagani, huwag mo akong tanongin ng ganyan. Sapagkat iniibig kita higit sa aking buhay. Kung ganun, ano ang dahilan at ayaw mo sumama sa akin sa banwa ng aking Eloy? Binayaan, lubha akong nag-aalala sa'yo. Bakit ka naduduwal? Ikaw ba'y magtapat ka sa akin? Ikaw ba'y nagdadalang tao? At kung ikaw ay nagdadalang tao, sino ang ama ng dinadala mo? Wala ito, Eloy. Mali kayo nang akala pagkat ako'y hindi nagdadalang tao. Marahil ay may nakain lamang akong lubos na nakasama sa akin. Kaya't maiwan ko na muna kayo rito pagkat ako'y pupunta muna sa mga bahilan upang kumuha ng mga gamot. Ako'y sasama sa'yo. Hindi na, Eloy. Dito na lamang kayo at hintayin niyo ako ng aking kapatid. Sapagkat hindi ko maiwan ang banwang ito, lahat ako ang pinuno ngayon. Umalis sa kanyang katungkulan si Pusaka nang dahil sa kahihiyan. Tinanggap ko ang tungkulin dito sapagkat malaki ang utang na loob ko sa kanila sa pagkalinga nila sa akin. Kaya patawarin mo kung di ako makakasama sa'yo sapagkat kinakailangan ako dito. Dadadala! Sina! Ikinagagala kung nagkita tayo muli. Si Amaya, nasaan? Sila nag-uusap pa rin ni Ginoong Bagani. Alonsina, may itatanong ako sa'yo. Ano yun, Dala? Si Binayaan, meron ba siyang naging kasintahan sa puod na ito? Walang naging kasintahan si Bu Binayaan. Tanging si Ginoong Bagani lamang ang kanyang naging bana noon. Si Binayaan at si Bagani? Naging mag-asawa? Siyang tunay. Sila ay nag-isang dibdib upang pangalagaan ni Ginoong Bagani si Bu Binayaan laban sa pagpain ng kanyang tunay na Iloy, kay Rahangaway. Pamanhin ko, nagambala ko kayo. Ngunit nais ko lamang malaman kung ano ang dahilan ng aking pagsusuka kanina. Ibuka mo ang iyong bibig at ikaw ay huminga upang aking mapakiramdaman kung ano ang dahilan ng iyong dinaramdam. Bakit hindi ko ito nalaman? Samantalang, nung mga panahon na yun ay magkasama kami ni Binayaan sa isang puod. Sapagkat yun din ang gabi na pinagbantaan mong paslangin si Rahangaway at bigla ka na lamang nawala. Kaya hindi mo natuklasan ang pag-isang dibdib nilang dalawa. Wala kayong dapat ipag-alala sapagkat silang dalawa ay hiwalay na. Dahil ang tunay na iniibig ni Ginoong Bagani ay si Bu Amaya lamang. Ngunit hindi totoong wala akong dapat ipag-alala, Alonsina. Anong yung dapat ipag-alala, Dada?
Ba't hinawakan niyo ang aking sikmura, Puno Maylan? Sapagkat ikaw ay isa ng ganap na babae, Bay. Dahil dinadala mo ngayon sa iyong sinapupunan ng isang sanggol. Nauunawaan ko kung bakit matinanggap ang katungkulang inataasan sa'yo. Utang mo ang buhay mo sa banamang ito. Nararapat lamang na ibalik pata sa kanila. Salamat sa iyong pangunawa, Bagani. Maaari ka namang manatili dito upang tayo magkasama. Hindi ba? Batid ni Leon na ito ang aking nais, Maya. Ngunit hindi ko rin ito magagawa. Ang mga magulang na ang Eloy, matatanda na sila. Ang aking babagurang ay may sakit. Hindi ko sila maaaring pabayaan. Lalo't meron silang hukbo na maaaring kong gamitan laban kay Lamitan. Isang hukbo na alam kong susunod sa akin, alang-alang sa aking Eloy. Kung gayon, hindi tayo maaaring magsama. Sapagkat may mga kanya-kanya tayong landas na dapat tahakin. At tayo'y kinakailangan. Ngunit, Amaya, kinakailangan kita sa aking tabi. Kahit nakikiusap ako sa'yo, nagmamakaawa ako sa'yo, pag-isipan mo muna ito. Ngunit, Bagani... Amaya, pag-isipan mo muna ang lahat bago ako sumagot. Maaari ba? Hanggang sa gano'n magkaroon naman ako ng konting pag-asa na alam ko, pipiliin mo rin ako. Magagawa mo ba yan sa akin, Amaya? Pag-iisipan mo. Salamat. Tila magulo nga ang iyong isip pagkat hindi ako nakilala ng iyong pandama. Tama yung sinabit, Kapid. Magulo nga ang aking isipan. Iyon ay sapagkat nilalabanan mo ang kapalarang inihahain sa'yo. Bakit, Amaya? Bakit mo nilalabanan ang iyong bugna? Ito ba ang aking bugna? Ang maging pinuno na hindi ko sariling banwa? Ikaw na lamang nagtuturing na ikaw ay hindi napapabilang sa banwang ito. Ngunit ang pumanig, nangalaga at nakiisa, sila ang nagbuwis ng kanilang buhay alang-alang sa'yo, Amaya. Hindi ba't kadugo na rin ang turing nila sa'yo? Kayo ba'y nakatitiyak? Hindi ako maaaring magkamali, Bay. Kung gayon, nais kong ilihim niyo ang nalalaman. Pagkat hindi ko ibig na may makalam nito. Paano mo maitatago sa lahat ang iyong dinadala kapag ito ay lumaki na? Pagkat wala na akong balak manatili pa rito. Aalis ka? Hindi ko nais lumikha ng gulo o anumang suliranin sa kahit kanino. Kahit nakikiusap ako sa inyo, ilihim niyo ito. Kung aalis ka, saan ka tutungo? Hindi ko batid. Ngunit naniniwala ako na hindi ako pababayaan ni Lawan. Siya ang bahala sa akin saan ba naman ako magtungo. Eloy. Amaya. Anak, batid ko sa likod ng iyong mga ngiti ay may lungkot kang nadarama. Anong dahilan nito, anak? Panatag ang aking loob na magbabago pa ang pasya ni Amaya. Sasama siya sa akin pabalik sa banwa ng aking Eloy. Matibay ang pakikipag-ugnayan ni Amaya sa mga taga rito. Paano kayo nakatitiyak na iiwan sila ng dating punong alabay, Ginoo? Oo nga, Ginoo. Sapagkat ang aming dating bae ay may isang salita, hindi niya yun mababawi sa mga taga rito. Napaalam sa akin ni Alonsina na ikaw na ngayon ang pinuno ng banwang ito. Yun ba ang dahilan kaya't hindi ka na maaaring makasama namin? Nasambit ko kay Bagani na pag-iisipan ko muna ang aking pasya.
Nang sa ganin makapahinga rin kayo, sapagkat batid kong malayo ang inyong nilakbay. Ngunit anak, buo na ba ang iyong pasya na manatili sa banwang ito? Ilo, hindi ko sila maaaring iwan sapagkat kailangan nila ako. Naunawaan ko. Kaya't ako'y kumakatig sa iyong pasya. At ako'y mananatili na lamang dito upang hindi na tayo magkawalay kahit kailan. Dagang salamat sa iyo, Iloy, na pag-aam mo ang aking kalooban. Ang pag-ibig ng ating dating bahay sa Ginoo ay hindi matatawaran. Kaya tulad ng Ginoo, ako yung maasa na magbabago ang pasya ni Amaya upang maging maligaya silang muli. Yan din ang aking pinangahawakan, Kuling. Ang pagmamahalan namin sa isa't isa ay nagdala sa amin ng maraming pagsubok at paghihirap. Batid ko na alang-alang sa akin ay hindi ako bibigawin ng aking buwan. Batid ko na tulad ko, nais rin niya ako makapiling habang buhay. May isa pang dahilan, kaya't ako'y kumakatig sa iyong pasya na huwag sumama kay Bagani, Amaya. Iloy? Si Binayaan. Siya ay aking nakausap at nakasama kanina. May isang palatandaan akong napuna na aking nadama nung ikaw ay dumating sa aking buhay. Iloy, hindi ko maunawa ng nais mo ipaalam sa akin. Malakas ang aking kutob nang iyong kapatid ay nagdadalang tao. Amaya! Binayaan? Saan ka paroroon? Ako ay lubha ng nagsasawa sa pamumuhay natin sa banwang ito. Kaya't ako ay nagpasya na lumayo at hanapin ang aking sariling bugna. Huwag mo na akong pigilan, Amaya, pagkat buo na ang aking pasya. Patid kong ikaw ay nagsisinungaling. May ibang dahilan kaya't nais mong lumisan. Dahil ba yan sa sanggol na iyong dinadala? Ako'y nagagalak at ako'y inyong pinaunlakan sa aking paanyayang kayo makausap kahit na sa ganitong kaagang sandali. Ano ang kailangan niyo sa amin, Hara? Bakit niyo kami inanyahan rito? Ngunit sa Abueg ay hindi. Sapagkat si Abueg ay nakausap ko na kagabi. Siya ay nagsadya sa akin upang humingi ng mga bulawan bilang inyong gantimpala sa pagliligtas sa akin laban sa mga sumugod na tagapuot. At marami akong ipinagkaloob na bulawan sa kanya. Sapagkat ipinagbiling ko na kayo ay bahagian din sapagkat yun ang nararapat. Ngunit walang ibinahagi sa aming bulawan si Abueg, Hara. Ganun ba? Anong kabaliwan ang iyong inaako sa akin, Amaya? Hindi ako nagdadalang tao, kaya't pabayaan mo na ako. Kung hindi ka nagdadalang tao, bakit ka alis sa akin tabi? Binayaan, huwag ka na magpanggap sa akin. Amaya, hindi ako nagpapanggap. Totoo ang aking winika sa'yo na ako ay nagsasawa na sa banwang ito. At iyon ang totoong dahilan kung bakit nais kong umalis. Hindi ko batid na hindi niya kayo binigyan ng mga bulawan. Ngunit huwag kayong mag-alala. Sapagkat bibigyan ko kayo ng panibagong pabuya. Gadang, kuhanin mo ang mga bulawan sa aking silid. Kami na lamang sasadyain si Abueg upang kunin ang aming mga kabakas. Tayo na mga kasama. Mahal na Hara, tila galit ang mga lumisang sandib ng dato. Na siyang ibig ko maganap. Nang sa ganon, lahat sila'y mag-away-away. Upang higit na mabilis ko silang mahawakan.
hindi ka nagdadalang tao. Bakit mayroong dalawang pulsong magkaiba ang tibok ang aking nararamdaman? Binayaan, hindi ako isang pinuno lamang dito. Mukhang nakakalimutan mo na dati rin akong babaylan. Kaya hindi mo maitatago yan sa akin. Nagdadalang tao ka. At yun ang anak niya ni Bagani. Hindi ko ibig na malaman niyo ang tungkol dito. Kaya minabuti ko na lamang sanang lumayo. Lumayo? Upang ano? Paktakpan si Bagani? Ganun minaganap pala sa inyong dalawa? Abong akala ko'y nagpapanggap lamang kayo sa inyong pag-iibigan. Huwag kang magalit kay Bagani pagkat wala siyang kasalanan. Lalo pat kusa kong ipinaubaya ang aking sarili sa lalaking inyong minamahal. Kahit wala siya sa sariling katinuan. Bagani! Bagani! Anak, ikaw ay nagpakalango ng ganito. Hindi ka dapat umiinom ng labis-labis. Pagkat sa sandaling may manakit sa iyo, hindi mo may pagtatanggol ang iyong sarili. At huling gabing may naganap sa amin. Isang pangyayaring kapwa namin pinagsisisihan. Hindi ko alam. Batid nila ako na wala akong nais na pagsamantalan ka nila. Hindi, huwag kang magalala. Pagkat walang naganap sa ating dalawa. At kung meron man, hindi ito natuloy pagkat tayo kapwa nakatulog na. Alam sa iyo. Hindi niya ako inayang magilang basta naman. Amaya. Wala siyang kasalanan. Huwag mong kamuhian ang lalaki ng iyong pinakamamahal. Magkusa siya aking kamagalit. Pagkat kahit mabatid ko na noon na ikaw ay buhay pa, nagawa ko pa rin ito sa inyong dalawa. Amaya, bakit hindi mo ako sumbatan? Bakit hindi mo ako saktan? Amaya, saan ka tutungo? Bakit mo ako tinatalikuran? Binayaan, kapatid kita. Mahal kita. Ayokong maghalit sa'yo. At hindi ka aalis dito nang wala akong pahintulot. At hindi ako papayag na makipagsapalaran ka nang dahil lang sa ayaw manggulo sa amin ni Bagan. At anong nais mong gawin ko, Amaya?
ang mapahiya ko at ang Ginoo nang dahil sa nagbuo ng aming pagkakamali. Binayaan. Ang nais ko lamang yung panagutan kanya. Kahit nais mong pilitin na siya ipakisamahan ako. Kahit nabatid nating dalawa na ikaw ang kanyang tunay na minamahal, yun ba ang nais mong maganap? At anong gusto mong gawin ko? Maaari bang malaman ko anong nagaganap dito? Meron ba kayong di pagkakaunawaan? Magani, nais ko lang ipabalik sa'yo. Walang nagaganap na anumang hindi kaaya-aya sa aming magkapatid, Magani. At kung mayroon man, yun ay dagli namin mapagkakasunduan. Kahit kung maaari ay bigyan mo muna kami ng pagkakataon na magkasarilan. Kung kaya, maiwan ko muna kayo. Bakit hindi mo sinabit kay Bagani ang katotohanan? Upang malaman niya ang kanyang hakbangin. Bilang Ginoo, gagawin ni Bagani kung anong tama kahit na iyon ay makakasakit sa kanya. Hindi ako papayag na ako ay pakisamahan ng dahil sa awa. Hindi ko maaatim na pilitin ang kahit na sino na ako ay panindigan. Kahit mananatili ako sa banuang ito at hindi ako lalayo sa iyo, Amaya. Kung ililihim nating dalawa kay Bagani ang tungkol sa aking dinadala. Batid kong kayong lahat ay natatakot sa akin. Matapos ng kahindik-hindik, ngunit hindi inaasahang pangyayari kagabi. Ang naganap na pagpaslang sa inyong mga kamag-anak, kaibigan at kakilala ay hindi ko rin ibig na maganap. Subalit wala akong mapapagpilian. Batid ko ang lungkot at pag-aalala sa inyong lahat, bunsod ng kaganapang iyon. Subalit huwag kayong matakot, pagkat ipinangangako ko na hanggat kayo ay sumusunod sa lahat ng aking patakaran, kayo ay magiging ligtas at kayo ay aking pangangalagaan. Yan ang pangako ko sa inyong lahat. Mga Uripon, mga mandirigma, ipamahagi na ang inyong dala sa kanila. Makukuha nyo kaya sa ganitong paraan ang taong bayan, Haralamita? Gadang, kahit na ang pinakamababangis na hayop ay umaamo sa taong nagpapakain sa kanila, ganyan din ang kalikasan ng tao. Tayo na. Huwag mo sanang mamasamain ang aking sasambitin. Ngunit nang matapos mong ilahad sa akin ng napag-usapan ninyo ni Binayaan, ako'y humanga sa kanyang paninindigan. Tama yung sinambit. Kahit gustuin ko man magalit sa kanya, hindi ko magawa. Sapagat iniibig niya si Bagani. Ano ngayon ang iyong pasya? Hingil sa alok ng Ginoo. Gagawin ko kung anong tama sa ikakabuti ng lahat. Pinaabot ni Marikit ang handog na ito. Tanda ng panimula ng isang mabuting pagkakaibigan. Pinaslang niyo pa rin si Abueg at kinakailangan kayong parusahan. Ngunit maaari kong ilihim ang lahat ng naganap. Kung ibibigay ninyo ang inyong katapatan sa akin. Hindi ko maaaring iwan ang banuang ito. Marami akong katungkulan. Hindi ako makakasama sa pagbabalik mo sa banwa ng iyong Iloy. Ang banwang ito ay magiging isang banwa pa rin kahit wala ka o hindi ka magiging pinuno namin. Kung sa palagay mo, kami ay magiging dahilan ng iyong kasawian, huwag. Sundan mo siya habang may panahon pa. Tayong lahat ay mananatili rito sa pod at ibibigay ang lubos na katapatan sa nag-iisang pinuno ng ating pod, kay Hara Lamitan. Mabuhay ang Hara! Mabuhay! Hindi ko na siya kailangan. Kaya nararapat lamang na tapusin ko na ang kanyang paghihirap. Wala. Mag-iinday ako sa tabing dagat at sa paglubog ng araw, hindi ka pa dumating. Huwag ka nang umasa na masisilay mo pa ako muli.